O nga, parin okay na ako. Nakita mo ba yung sumuntok sa'yo? Hindi. Unang suntok pa lang, nahilo na ako eh. Eh, may naiisip ko ba naman kung sino pwedeng gumawa niyan sa'yo? Wala ako eh. Baka ho, napagtripan lang ako ng mga lasing. Mag-iisang oras kang tulog. Binabantayan ka nga ni Warren eh. Nag-aalala siya sa'yo. Naalala ko kasi si Kuya Gabriel. Pag may umapi sa amin, walang iwanan. Buti pa kayong dalawa. Nagtitingin na kayong parang magkapatid. Ako kasi nag-iisang anak lang ako eh. Kaya kailangan akong tumingin sa sarili ko ngayon. Okay lang yun, Michael. Kung gusto mo, magturingan tayong magkapatid. Okay yun. Kaya mo. Paano ho, Miss Rodrigo? Mauna ho na ako kasi paano gaano na si Daddy. Eh, kaya mo na ba? Oo. Warren, next time na lang yung karera natin, ha? Oh, sige. Pagaling ka muna. Fernando, si Atty. Miranda po. Ah. Oh, Padre, kumusta ba? Anong balit? Ano? Nanamay? Eh, kumusta si Michael? Ano ba? Oh, sige, Padre. Bye. Binugbog na naman daw si Michael no sa labas ng bahay ng kliyente nila. Ha? Ano nangyari sa kanya? Mabuti, walang nangyari sa kanya. Okay naman daw siya. Eh, sino daw ang gumawa nun? Isa lang maaaring gumawa nito eh. Si Gabriel. Hindi magagawa ni Gabriel yun, Dad. Biya, kung nagawa niya minsan, kaya niyang gawin ulit. Kuya, mahirap ang nagbibintang. Hindi ka naman sigurado. Michael. Kumusta ka na? Okay ka lang ba? Depende. Depende saan? Depende kung pinatawad mo na ako. Ang ibig ko sabihin, may nanakit daw sa'yo. Nakabenta pa yung kamay mo. Wala to. Sakit na nakatawan to. Makukuha to sa gamot. Ang hindi ko lang magawa ng paraan ay yung galit mo sa akin, Via. Sana naman isipin mo na wala akong pwedeng gawin kahit na ano para saktan ka. Alam mo, kalimutan na lang natin yun. Wala na yun eh. Pero, kilala mo ba kung sino may gawa niyan sa'yo? Hindi. Sa tingin mo ba may kinalaman si Gabriel? Hindi ko nakita eh. Sa tingin mo ba magagawa niya yun? Grabe yung grasa nito. Oh, Via! Gabriel. May tatanong lang sana ako sa'yo eh. Oh, ano yun? May mga bumubog kay Michael. Gusto
Gusto ko lang sana malaman kung may kinalaman ka doon. Ano? Pakiulit nga yung sinabi mo. Ikaw lang naman ang may motibo para saktan si Michael eh. Alam mo, Via? Hindi ka na nagtatanong eh. Nagbibintang ka na. I have every reason to doubt you. Ganon. Dahil sa lalaking yon, kaya mo ako pinagbibintangan ng ganito. Pwes, sasabihin ko sa'yo ngayon, wala akong ginawang ganyan. Gustuin ko mang gawin yon, hindi ko ginawa. Dahil sa pagmamahal ko sa'yo. Pero hindi ko makapaniwalang kaya mo akong puntahan rito at paratangan ng ganyan. Lubayan mo na si Michael. Lubayan mo na rin ako. Aray. Atin natin lang ah. Hindi pa talaga ikaw ang gumawa. Kumusta ka na, Michael? Okay na ho ako. Salamat nga ho pala sa tulong niyo ng isang gabi. Wala yun. Sa katunayan nga, ako naman ang may gustong hingin pabor sa'yo. Ano ho yun? Nakikita ko kasi na magkasundo kay ni Warren. Alam mo yung batang yan, hindi mapalagay dito sa loob ng bahay eh. Hinahanap niya yung buhay niya doon. Yung pagmamahal ni Magda, unti-unti ko napupunuan. Pero yung pagmamahal ni Gabriel, bilang kapatid, hindi niya makuha kay Tonton. Kasi hanggang ngayon, hindi siya matanggap ni Tonton bilang kapatid. Eh, hindi naman ho natin pwedeng iasa kay Tonton yun eh. Napakabata pa ho niya para maintindihan yung mga bagay-bagay na yun. Kaya nga, ang kailangan ni Warren, isang kapalit ni Gabriel na maaasahan niya sa anumang bagay. Pwede mo kayang ibigay ito sa kanya? Wala akong problema sa akin yun. Katunayan ho, naging isang anak po ako eh. Sabik nga ho ako sa kapatid. Naku, Michael. Tatanawin ko yung sa malaking utang na loob yun. Salamat ha. Wala mo naman. Ano? Anong ginagawa mo dito pa nag-iisa ka? Eh, lumalayo ako kay Tonton. Kasi tuwing nakikita niya ako, uminituro niya. Eh, ayoko mag-away kami. Ganun ba? Eh, ba't di mo puntahan yung mga kaibigan mo? Balita ko, madami ka doon chicks, ha? Chicks? Wala ako niyan. Eh, yung pinsan ni Via. Via? Eh, hindi ako pwede punta sa bahay niya. Galit sa akin yung nanay niya. Galit sa'yo yung mami niya? Bakit? Ba't naman ayaw sa'yo? Mahihirap lang kami. Warren, hindi na naman kayo mahirap ngayon eh. Oo nga, no? So, palagay mo ba kung bibisitahan ko siya, tatanggapin niya ako? Malay natin.
Paano mo malalaman kung di mo susubukan? Dito. Baka mahuli ka pa ni Mami. Mami? Oh, Iha, may bisita ka pala. Iha, sa'yo ba yung nakapark na magandang kotse sa labas? Oo. Ah, Iha. Asikasuhin mo naman tong bisita mong mabuti. Bakit hindi mo siya alukin magmerienda? Sorry, ano nga ba ulit ang pangalan mo? Dennis. Dennis, okay. Bakit hindi mo bigyan ng merienda tong si Dennis? Estimahin mo mabuti. Bisita mo yan, Iha. Excuse me, Dennis. Bako? Kamusta ka natin, Via? Hindi kita namukhaan. Ang gwapo-gwapo mo ngayon. Pati nga nanay ni Nicole, hindi ako namukhaan. Talaga? O ano, masaya ka na ba sa malaki mong bahay? Hindi nga eh. Kasi miss na miss ko na si Kuya Gabriel, si Nay Magda. Tsaka doon naman sa malaking bahay, parang pakiramdam ko, lamig. Kasi parang hindi kami magkakilala. Alam mo, wala naman sigurong masama kung dadalawin mo sila, di ba? Eh, kaya lang, baka hindi na ako masanay sa mansyon. Parang hanap-hanapin ko agad yung squatters. Alam mo, warant siguro dapat paminsan-minsan dalawin mo nga sila. Sige nga, Ate Via. Dadalawin ko sila. Miss-miss ko na sila eh. Gusto ko na talaga makita. Pagkan, nasa si Mami? Mami? Ang Mami ko? Eh, inaanap mo siya, bakit? Kasi, papaalam sana ako eh. Bibisitahin ko si Kuya Gabriel si Nay Magda sa Tondo. Hindi puntahan mo. Kung gusto mo nga eh, huwag ka nang bumalik. Yun. Yun ang gusto ko. Pakisabi niya lang, ah. Kasi hindi ko na talaga siya mahintay, eh. Ano, Nay? Kaya na ba tayo? Gutom na ako, eh. Ito na nga't naghahain na. Makaupo ka na. Sige. Wow. Uy, okay to, ah. Kuya Gabriel, Nay Maga! Warren! Warren! Basta na! Kuya, kapasin na. Okay ka lang? Oh, buka muna, kaya ka muna. Sa Dinas, tamang-tama. Ito yung hinahanap ko, eh. Gutom na talaga? Ako. Talaga? Sige, kain. Kumain ka. Dali. Sige. Kaya nga lang. Sige. Yung kutsara, oh. Gamit lang yung kutsara. Teka muna. Pare, sardinas lang yan. Ano lang yan? Sa'yo, sawa ka na ba sa litso? Kaya lupa ka mo yan? Kasi, ito yung lasang hinahanap ko. Sardinas. Naku eh, sabihin mo dyan sa tagapagluto sa inyo, paminsan-minsan magluluto ng sardinas. Oo naman. Kahit na ipagluto ako sardinas sa Gaya Espanya, ito pa yung dinas ng sardinas mo na imagdang natin. Teka. Tubig. Mukhang kailangan ng tubig ng ating aking kapatid. Sige, kumain ka na, kumain. Ha? Teka, ikaw ba? Nagpaalam sa mami mo na napupunta ka dito. Paalam ka ba? Oo, nagpaalam mo. Buti, basta kain ka na dyan. Sige, kumain. Ikaw naman. Sige lang, kumain kayong dalawa. Oo.
Kaya lang yan, kaya nyo. Oo, sige, sige. Kaya lang. Eh, parang hindi ka kumain ng isang linggo niya na. Oo eh. Saan pa lang pupunta yung pagkain mo? Ito, sarap ka. Warren? Warren? Oh, Yaya, nasan si Warren? Ma'am, hindi ko po alam eh. Hindi po nagpaalam sa amin eh. Sige ni Warren. Tonton, nasan ang kuya mo? Sinong kuya? Ng kuya Warren mo. Alam ba kung saan siya nagpunta? Abay, ewan ko. Hindi naman ako hanapan ng nawawalang taga-squatter. Kamusta na kayo ni kuya? Eto, malabo pa rin. Dahil sa Michael na yan. Si Michael? Yung kasama ng abogado ng nanay mo ng maangas. Eh, hindi naman yung maangas eh. Mabait-bait nga nun eh. Tsaka, alam mo ba, nabugbog sa sarapan ng bahay namin. Nabalitaan ko nga. Ako nga ang pinagbibintangan ng lahat ng tao eh. Bakit? Eh, ano naman ang dahilan para baghalit ka kay Michael? Tsaka, alam ba, kuya? Siya yung tumatay yung pangalawang kuya ko. Kasi tuwing pumupunta siya sa bahay, siya lang nakakausap ko. Ah, ganun. Inagaw na nga niyang syota ko. Pati kapatid ko makikibida siya. Anong nangyayari sa'yo, kuya? Wala. Walang nangyayari sa akin. Magsama-sama kayo. Lahat kayo, kampihan nyo si Michael. Bakit nga ba ang puso pag nagmamahal na ay sadyang nakapagtataka? Ang bawat sandali lagi nang may ngiti, dahil langit ang natarama para bang ang lahat ay walang hangganan, dahil sa tamis na yakap-yakap.